Good morning everyone. Purihin po ang Panginoon. Welcome po muli sa atin pong pagsamba ngayong umaga. Welcome po sa atin pong pananambahan. Inaanyahan ko po ang bawat isa tumayo para po sa ating call to worship. Ito po'y matatagpuan in the book of Psalms chapter 9. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Sabay-sabay po natin isang bitin ang ating sinasampalatayanan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Maaari na po tayong maupo, tayo po ay tumuo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang papuri at karangalan ay sa iyo. Ihanda mo po ang aming mga puso sa amin pong ginagawang pagsamba. Gamitin mo po ang pagkakataong ito para po kami ay kausapin at paalalahanan. Gamitin mo po ang iyong lingkod para maging mahusay na daluyan ng iyong mga salita. Linisin mo po ang aming mga puso sa aming mga kasalanan, taguman o lihim sa harapan ng mga tao. Humihiling po kami ng kagalingan para sa mga may karamdaman. Humihingi rin po kami ng provision sa lahat ng mga nangangailangan. Humihingi po kami ng layuning pagkakasundo at ng tulong para sa pagkakasundo ng mga nawawasak na mga relasyon ng mga tahanan, patibayin ang relasyon ng mga mag-asawahan, samahan ang mga pamilya sa patuloy na pamumuhay, lalo na po sa panahong ngayon ng kahirapan bunga ng COVID pandemic. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga kababayan sa Pilipinas. Pinapanalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay, kasama man namin o hindi. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na paggabay mo sa mga manggagawa mo sa lugar na ito ng Canada, ang mga pastor ng iba't ibang simbahan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga leaders ng mga small group. Ang mga council members ng bawat simbahan, bigyan ng kahusayan sa mga pagpapasya. Ipinapanalangin po namin sa iyo ang kalagayan ng ekonomiya ng Manitoba at ng buong Canada. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga hanap buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matugunan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Marami kaming gustong hilingin, marami kaming gustong sabihin, pero isa po ang aming pananampalataya, Panginoon, at ito ay ang katotohanang hindi pa man namin sinasabi, alam mo na kung ano ang lahat ng ito at handa ka ng ipagkaloob ayon sa iyong kalooban. Panginoon, yun naman po ang aming hinihingi. Hindi ang maibigan namin, kundi ang naisin mo. Matupad ang iyong palatuntunan sa buhay namin, sapagkat alam namin hindi ka po kailanman nagkakamali. Gabayan mo po kami sa buong programa ng aming pananambahan, ang amin pong mga awit, ang mga mensahe ng awiting ito, Panginoon, pati na po ang pagpapahayag na mensahe ng iyong mga salita, gamitin mong makapangyarihan para makapangusap sa amin at itulak kami nito sa pagbabago para sa kabutihan. Sa iyo po ang lahat ng papurit karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po nating purihin at pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin siya ng papuri. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan,
sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan po na ang Diyos ay karapat-dapat tumanggap ng ating papuri at parangal. Sa lahat ng sirkomstansya ng buhay, dapat po natin siyang bigyan ng pagpaparangal. Madali pong purihin ang Diyos kapag nasa kasaganaan, kapag nasa kasiyahan ng buhay. Pero ang encouragement po ng banal na kasulatan, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, dapat po nating parangalan, awitan, at purihin ang ating Diyos na buhay. Karapat-dapat po siyang pasalamatan. Diyos at Panginoon.
nagmamahal. Purihin po ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe na ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Mga kapatid, ang atin pong mensahe pinamagatang Meeting Our Kids' Needs. Alam niyo po, ang isa raw po sa sikreto ng pagtatagumpay bilang magulang ay yung matugunan natin ang primary needs ng ating mga anak. Alam niyo po, napakaraming pangangailangan ng buhay ng mga bata at tayong mga magulang, most of the time ay gagawin natin ang lahat ng magagawa nating paraan para ibigay sa kanila ang mga bagay na ito. Sa ganong kaparaanan ay magtatagumpay sila sa kanilang mga buhay. Pero minsan, hindi maiaalis na tanungin natin ang ating mga sarili. Kapag nagkaroon ng pagkakataong naging failure ang buhay ng ating mga anak, sa atin pong mga sarili, tatanungin natin bilang mga magulang, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Alam nyo, gusto kong simulan po ang mensahe sa kwento ng isang ina na nagkasakit. Nagkaroon po siya ng karamdaman, hindi naman po mabigat na karamdaman. Ipalagay natin ang karamdamang ito'y typical na lagnat at sipon. Ano po? At dahil po doon, kailangan magpahinga ng nanay the entire day. So, dahil kailangan niya magpahinga, yung kanyang anak na 5 years old ay lumapit sa kanya at may dala-dala po itong isang tasa ng tsaa. So, the mother was both delighted and concerned. Kasi paano yung kanyang 5-year-old na daughter ay natutong magtimpla ng tsaa? So tinanong niya ang kanyang anak, sabi niya, anak, natutuwa ako, pero hindi ko kasi alam na marunong ka na palang gumawa ng tsaa. Ang sabi ng bata, alam mo mami, inoobserbahan ko ang mga bagay na ginagawa mo at nakita ko paano ka gumawa ng tsaa. Diba, ang ginagawa mo lang naman, nagpapakulo ka ng tubig. Tapos pag mainit na yung tubig, kukuha ka ng kutsara at sasandok ka ng tea leaves doon sa lagayan natin ng tea at ibubuhos mo yon doon sa kumukulong tubig. Ganon din ang aking ginawa. So tuwan-tuwa yung nanay at hinigop niya yung tsaa. At habang hinihigop niya to, ini-imagine niya paano ginagawa yun ng kanyang anak. At ang sabi niya, anak, napakasarap ng tsaa. Katulad nga rin ng aking pagtitimpla. Pero sumagot yung anak, alam mo mami, nagkaroon din ako ng konting problema. Kasi noong akin ang sasalain yung tsaa, hindi ko makuha yung strainer na ginagamit mo. Kaya wala akong makitang strainer. Alam mo mami, ang pinangsala ko dyan, yung fly swatter. Yung pangpatay ng langaw. Naku, muntik na pong himatayin yung nanay. Pero nakita po nung bata yung biglang pagbabago ng itsura ng kanyang nanay at bigla siyang sumingit sa amin, mami, mami, huwag kang mag-alala. Hindi ko ginamit yung bagong fly swatter. Ang ginamit ko yung luma. So lalo pong hinimatay yung nanay. By the way, hindi po ako magaling talagang magkwento ng nakakatawa pero alam ko pong naiintindihan ninyo ang akin pong sinabi. Hindi po madali na mag-alaga ng buhay. At kapag binigyan po kayo ng pagkakataong mag-alaga ng buhay o pagkalooban kayo ng inyong mga anak, ito po'y biyaya ng Diyos at may kasama po itong responsibilidad na tugunan ang buhay at arugain ang buhay na ito. Puntahan po natin muna ang atin pong mga talata. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6, beginning verse 1 hanggang 4, ganito po ang sinasabi. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na ating pong pagbubulayan. Pwede po bang saglit tayong tumungo at tayo manalangin? Gawin mo pong kaluguran ng salita ng aking bibig, ang pagbubulay ng aming mga puso sa iyo o Diyos, aming Panginoon, aming malaking bato, aming manunubos at aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, have you ever wondered at the wisdom of God in letting us become parents?
Marami pong mga magulang o marami pong mga tao, mag-asawa, ang nananalangin para sa pagkakaroon ng anak. Pero ang sabi nga pong madalas kong naririnig, ginawa na nila ang lahat ng paraan. Subalit hindi sila pinagkalooban ng pagkakataong mag-anak. Kaya po yung iba nag-resort ng adoption, nag-resort doon sa fostering, dahil hindi po sila binigyan ng kakayahan na biologically ay magkaroon ng anak. Pero marami po naman na ang sabi nga, napakabilis mag-anak. Ano po, meron po ay sabi nung kawikaan o madalas na nagbibiruan yung mga kapwa natin Filipino na yung kanyang asawa na hakbangan niya lang, nabuntis na. Ano po, meron pong ganun eh, ang bilis mabuntis, ang bilis mag-anak. Minsan po, meron po akong kilala sa Pilipinas na 12 ang anak. Ano po, hindi lang po 12, meron po akong kilala na sinimula sa letter A ang pangalan ng anak na panganay at nagtapos po yun hanggang sa mabuo yung alphabet. Can you imagine naman po yun, di po ba? Pero bawat anak ay unique at bawat sanggol na isisilang sa ating sambahayan ay isang challenge para palakihin hanggang sa mag-mature, hanggang sa lumisan sa ating tahanan at magkaroon na rin ng sariling pamilya. Mga kapatid, sa umaga pong ito, God must really trust us. If you have children in your home, if you have a child, maybe God is trusting you so much that He placed the most precious gift of creation in your hands or in our hands. Alam niyo po, the most precious of God's creation ay walang iba kundi ang tao. Tayo po ang apple of His eye. Hindi po yung mga unggoy, hindi po yung mga hayop, hindi po yung mga halaman, hindi po yung ibang umuusad sa ibabaw ng lupa. Wala pong pinakamahalaga ang importante po sa paningin ng Diyos, kaya po inihuli niya ito sa lahat ng creation ay ang tao, sapagkat ang tao lamang po ang nilikha ayon sa image and likeness of God. Kaya po yung pagkatiwalaan ka ng Diyos na mag-aruga ng buhay, yung mag-alaga ng buhay, napakahalagang responsibilidad po nito. Mga kapatid, there are at least 4 things na kailangan ng tao, no po, ng sanggol in order to survive. At mahalaga ito na ating pagbulay-bulayan. Hindi ko po alam kung natanong nyo na ito sa inyong mga sarili. Ano ba yung mga pangangailangan ng aking anak? Kung malalaman nyo nga po ang pangangailangan at maibigay nyo to at natugunan, napaka-fulfilled na ninyo as a parents. So there are 4 things, at least 4 things every child wishes their parents understood about what they really need. Sabi nga po, as adults, we need to better understand the needs of the children whom God has trusted into our care. At kapag ito'y nalaman natin, natutunan natin, at naibigay natin, makakaasa po tayo sa pamamagitan ng biyaya tulong din ng Diyos na ang ating mga anak at ang buhay na ipinagkatiwala sa ating mga kamay ay lalaki at magmamature na mga mabubuting mga tao. So in this message, applies to you whether you are a parents or a substitute parents or maybe you are fostering a child or a children in your homes right now. Because we all have children in our lives. Kung hindi ka man biological parents, baka meron kang pamangkin, meron kang apo, or you are associated with children kahit hindi mo kaano-ano, importante na alam natin ang mga bagay na ito. So maring meron kayong pamangkin o kapitbahay na may anak or ikaw ay merong estudyante or apo, so importante po ang aral na ito na ating matutunan. So these truths are important for all of us to understand. Ang una pong pangangailangan ng mga bata na dapat nating i-provide, una ay kids need unconditional love. Ano po bang ibig sabihin ng unconditional love? Sabi po, unconditional love recognizes everything good and bad about a person and chooses to love that person anyway. That is unconditional. Alam niyo po tayo, napakahilig natin sa kondisyon. No? Minsan,
Nakokot and aware tayo sa pagbibigay ng mga kondisyon na minsan naman hindi natin na ibibigay. Kaya po, minsan mahirap yung mga ngako eh. Pag nangako tayo, ang kasunod nun dapat pagtupad sa pangako. Pero mga kapatid, dito po sa unang aral na dapat nating matutunan, ipinakikita na tayong mga magulang ay dapat magmahal sa ating mga anak unconditionally. Ano pong ibig sabihin nun? That is the kind of love that God has for His people. That is the kind of love that God has for you and me. Unconditional. At ito po inilarawan ni John sa 1 John 4:10 at ang sabi po roon, this love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. This is a very clear picture of the unconditional love of God. This is undeserved favor. This is grace. Alam niyo po mga kapatid, kung mamahalin niyo lang anak niyo dahil sumusunod sa inyo, at kung mamahalin niyo lang anak niyo dahil may pabor na ginagawa sa inyo at masunurin sa inyo, ay napakalagaang na klase ng pag-ibig yun. Pero yung tunay daw pong pag-ibig ay ibinibigay ng walang kondisyon. Ito po'y tumitingin hindi lamang sa mga mabubuting mga bagay, kung hindi maging sa mga bagay na hindi mabuti na nangyayari sa buhay ng ating mga anak. You have to learn to love others like that because that is the kind of love that God wants us to have. The kind of love is not natural. And what better place to practice that kind of love? Hindi po ba within the bound of our own family and household? Sabi nga, if you can learn to love your family, you can love anybody. If you can learn love within the stability of your home, you can love even those people outside of your home. Ang tanong ay bakit? Because you don't have to live in as close to contact with anyone as much as you do your own family. Hindi po madaling umibig doon sa araw-araw kasama mo eh. Hindi po madaling ibigin yung araw-araw, naiyapakan mo ang paa, nagkakagitgitan po kayo, may mga disagreement po kayo. At wala pong iba yon kundi yung miyembro ng ating pamilya. Sabi nga po, it's easy to love people at a distance. But when you are with them all the time and you know what they really like, you don't always get along. No? Nalalaman mo yung mga bagay na nililihim, nalalaman mo yung mga kalokohang ginagawa, nalalaman mo yung mga bagay na tantrums, everything. At dahil po lahat ng bagay nare-reveal sa'yo, minsan, nagiging cause ito ng pagdaramdam ng pagtatanim ng galit at sama ng loob. It is easy to love people at a distance, but when you are with them all the time, you know what they really like, you don't always get along. Sabi nga, but when you practice love in the family, you are learning to really love. There are several ways to express love. I don't know. How do you express love? Bawat tao may love language eh. No, by the way, hindi ko na po tatalakayin ngayon yun. Pero bawat tao mayroong kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Maaaring yung paraan ng expression ko ng love ay ikakaiba sa expression ng love ng aking may bahay. At iba marahil sa paraan ng ekspresyon ng pag-ibig ng aking mga anak. But there are several ways to express it. Many times, we love our kids, but we don't express it the way that they really need it. Kaya po maganda, hanapin mo kung ano ang pangangailangan at doon mo tugunan. Kasi po, for instance, kaperasong pahaging lang po ito. Ang aking pong love language, or the way how I express my love is through service. Kaya po, hindi na po dapat questionin bakit ako po ang nagluluto sa bahay. Bakit gusto ko pong paglingkuran ang aking mga anak at ang aking may bahay. Kasi po ito yung expression ko on how to show love. Hindi po ako madalas magbigay ng kataga ng pag-ibig. Kasi hindi po words of affirmation ang aking lengguwahe. Hindi po ako yung tao na miyat-miya, I love you, I care for you, I take care. Meron pong taong ganun, di po ba? Yung mga lengguwahe nila ay words of affirmation. At meron pong madaling sabihin yon kasi natural sa kanila yon. Pero kung katulad ko po, my love language is service, eh yung mapaglingkuran ako,
ay langit para sa akin yon. Kasi ganun din po ang lingwahe ko. Kaya bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, bilang magulang, alamin natin kung ano ang dapat at tamang paraan ng paglilingkod na dapat ginagawa natin sa ating mga anak. Many times we love our kids, but we don't express it the way that they really need it. Sabi po ng isang author, love express in three ways are unique, no? Love express in three unique ways. At ito pong three unique ways na ito ay ang sumusunod. Una, one way is through affection. They need lots of affection. And you can show your affection through hugs, through touches, through kisses. And they need to feel that kind of love. How do you express your affection to your children? Binabanggit mo ba ito? Sinasabi mo ba ito? Ipinapadama mo ba ito? Physically, emotionally, and literally? No? Ang kailangan po ng ating mga anak is to show them love. No? Unconditional love. And we express that unconditional love by giving our affection. Second way is through affirmation. They need to hear it. If you love a person, you need not only to show it, you need to say it. Alam niyo po, mahirap po itong gawin. Hindi po ito madali, lalo na nga po kung hindi ka sanay at hindi nasanay ang pamilya mo doon sa lagi mong sinasabi ang iyong damdamin. Minsan po ay nakakalipas ang mga taon, buwan, linggo, maraming mga araw ng buhay na hindi natin nasasabi. Ang malungkot po nito, pagpatay na, saka natin sasabihin. Gaano karaming mga pagkakataon kung kailang wala na, saka natin sinasabi na mahal kita. Yung iba nga po eh, bumabati pa ng happy birthday doon sa namatay nilang magulang, sa kamatay na kapatid, wala na pong silbi yun. No, happy birthday in heaven. No? Hindi na po niya maririnig yun. Kaya po, dapat po yung words of affirmation, yung love should be expressed through affirming the love. They need to hear it. A lot of father, no, sorry for the fathers, most of us really don't know how to express love. Ewan ko po, ano po, ako po, tatlo anak ko eh. Most of the time, nakikipaglandian din po ako sa kanila, sorry for the term, nakikipagharutan, no po? Madalas po eh, nakikipagharutan din po ako sa mga anak ko, puro lalaki naman yon. Pero hindi ko po alam how to relate to a daughter kasi wala po akong daughter. Pero ang point ko po rito, in order to show our unconditional love to our children, we need to affirm the love. Hindi lang po para sa kanila, kundi rin sa kanilang nanay din. Wala pong pinakamatibay na security sa buhay ng mga bata, kundi laging marinig yung katotohanan na ang kanilang mga magulang ay nagmamahalan. Ito po yung magbibigay sa kanila ng malalim na sense of security. Kasi po kung meron kayo natatakutan ang ating mga anak ay yung maghihiwalay kayo na mag-asawa. Second way to express love is through affirmation. And we need to tell them, we need to affirm them and build them up with love. And another way, and I guess the last way to express love is through attention. One of the greatest gift you can give someone is act of listening. Minsan po, kailangan pa bang makipag-appoint ng anak mo para lang pakinggan mo? Kailangan pa bang makisuyo sa'yo para pakinggan mo? Hindi po ba duty and responsibility nga natin bilang mga magulang ang mahalin sila unconditionally at ang paraan ng pagmamahal na yon ay ipakita sa pagbibigay ng attention sa kanila? Hindi po ba? When you look a person in the eye, on their level, you are saying, you matter to me. You are valuable to me. I want to hear what you have to say. And you are important to me. Those things, those words, those thoughts na meron ka sa isipan mo, ipaalam mo sa anak mo at bigyan mo ng pagkakataon ng anak mo na makapagpahayag din ng kanyang isipan sa iyo. So by showing compassion, that kind of compassion
na katulad ng pag-ibig ng Ama sa atin, ng ating Ama sa langit sa atin, sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, ng kanyang kahabagan, ay ibigay din natin sa ating mga anak. Sabi nga po mga kapatid, tandaan po ninyo, love takes longer than that to communicate. Ano po? Ano pong ibig sabihin? Meron po isang pag-aaral na 1,000 ama ng tahanan ang nilagyan ng microphone sa loob ng 24 hours. Ano po? Sa loob ng 24 hours, nilagyan ng microphone ang 1,000 men, 1,000 father, para i-test kung ano yung mga communication na lumalabas sa bibig ng isang tatay. Alam niyo po mga kapatid, sa 24 hours, wala pahong 20 seconds ang lumalabas na conversation ng isang tatay sa kanyang anak. Can you imagine? Sa loob ng 24 hours, wala pang 20 seconds ang kataga na iniuukol ng isang tatay para sa kanyang mga anak. So love takes longer than 20 seconds to communicate. And if you don't have the time to communicate to your children through verbal communication, mga kapatid, maybe you are lacking attention. And lacking attention is a sure way, a guarantee that you are really not showing unconditional love. Amen po ba doon? So our kids needs unconditional love. Pangalawa, our kids need direction. So when it comes to direction, ano pong ibig sabihin ito? Our children needs advice and they need wisdom. Sa isang pag-aaral, studies show that one of the most important indicators of kids who grow up to be successful adult is a strong sense of right and wrong. Yun daw pong mga batang nagtatagumpay bilang mga successful adults pagdating ng araw ay ang mga kabataang merong strong sense ng tama at mali. Ang tanong, saan ito matututunan ng bata? Saan ito matututunan ng ating mga anak? Our children need to hear and see, model that there are things we should do and things we shouldn't do. Ngayon, sino magtuturo nito? Sino ang basihan nila ng matuwid at ng hindi matuwid? Sino ang basihan nila ng tama at ng mali? So alam niyo po mga kapatid, napakataas ng crime rate ng Amerika. Kung ang gumagawa ng crime rate ay adult, okay lang po yun. Sabihin natin, matatanda na yan. Alam na nila ang ginagawa nila. Pero most of the time, yung rise of juvenile crime in America is so alarming. Or was so alarming. Why? Ang conclusion po nila, the primary reason for so much crime by the juvenile or by the teenagers is a lack of concern for others. They are motivated by a desire to please themselves. At ito po ay sa pamamagitan ng self-gratification. Alam niyo po dito sa Winnipeg, nakakalungkot yung mga liquor store. Pinapasok po, pinagnanakawan ng mga alak. Ang tanong, sino yung pumapasok? Sino yung kumukuha ng alak? Ang lalakas ng loob. Minsan po, 14, 15, 16 years old. Aanuhin ng mga batang ito yung alak. So matindi po ngayon mga kapatid. Hindi mo masampahan ng kaso kasi teenagers, mga bata pa. At ito po yung nakakalungkot na kalagayan ng ating mundo ngayon. Now, ang tanong, saan dapat matutunan ito ng mga bata? They are motivated by instant gratification regardless of who gets hurt. Now, where did the kids learn that? Saan natututunan ng bata na magnakaw ng alak? Saan natututunan ng mga bata ang gumamit ng illegal na drugs? Well, whether we admit it or not, they learn all of those things from the adults.
So successful parenting cannot be accomplished in one's spare time. Ang matagumpay na pagiging magulang ay hindi po nagagawa sa pamamagitan ng spare time lang. It is a total commitment on the part of the parents. Kapatid, baka naman mas importante pa ang overtime kaysa sa oras ng anak. Huwag naman. Baka overtime na yung tatay, overtime pa si nanay. Baka naman dahil sa pagmamadali sa pagkita ng pera, sa paniniwala na ang pagbibigay ng material na bagay sa ating mga anak ang tamang sagot at kailangan lang nila sa buhay, ay matutukso tayong unahin ang lahat ng bagay tungkol sa material at makalimutan natin na ang ating mga anak ay nangangailangan ng special na atensyon. Our children needs direction and it must come from the rightful source. It must come from the parents. If you have children, God has called you to be a responsible parent. It is one of life's most awesome challenges. The question is, are you up for the challenge? Or we are only a part-time parents? Pangatlo, ito importante. Our children needs discipline. Kids need discipline. Naniniwala po ako na ang bata kailangan ng pagtatama because they make mistakes. Katulad din po ng bawat isa sa atin noong araw. There are no perfect children because there are no perfect parents. Walang perpektong anak kasi wala namang perpektong magulang. So they need discipline. They need accountability. They need training. Hebrews chapter 10 verse 6, ano po ang sabi dyan? He teaches that the Lord disciplines those who He loves, whom He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Can you imagine that? No? If you love someone, you care about them enough to correct them. Kung mahal mo ang iyong mga anak, you will care enough to discipline them. And if you refuse to discipline your child, it proves you don't love them. Akala natin ang pagpapahintulot lang sa mga bata na gawin ang kanilang maibigan ay pagmamahal. No, that is a responsibility. At yun ay pagpapabaya. Proverbs 13:24, ano po ang sabi? He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Mga kapatid, hindi ko po gusto makipagtalo sa inyo kung ayaw ninyong mamalo sa inyong mga anak at kung hindi nyo pa napapalo ang inyong mga anak. Pero mga kapatid, ang Biblia po ang nagsasalita rito. Ito po'y sulat ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo na binigyan ng Diyos ng karunungan para ipaabot sa atin ang mensaheng ito on how to discipline our children. Ngayon, kung mas matalino pa kayo kay Haring Solomon, then huwag niyo pong sundin ang payong ito. Pero ano po ang sabi ni Haring Solomon? He who spares the rod hates his son. Hanggat pinipigil po natin ang pamalo sa ating anak, ipinapadama natin hindi natin sila mahal dahil hinahayaan natin sila sa kanilang kamalian at makapamuhay sila ng ganon. Tapos ang katwiran natin, hindi ba, matututunan din nila yan pagdating ng araw. Yun ang akala natin. Yun ang akala natin. Pero hindi po yun katotohanan. Ang sabi po ng talata, if I don't correct my child, I'm helping him to fail in life. I'm setting them up for failure if I allow them to develop habits that will tear them down. Alam niyo po, walang pinaka-manipulative sa mundo kundi ang bata. Yung bata, napaka-manipulative niyan. Kaya bata pa lang yan, hinuhubog na po niyan. Pinipitik po yan, pinapalo po natin yan para malaman ng bata na mali yun. Na hindi tama yun, ikapapahamak niya yun. Kaya po yung misang masaktan siya dahil ipinapasok yung karayom
o yung kutsarita o yung tinidor sa plug ng kuryente, ang mapalo mo siya ron ay mas mainam kesa makuryente po siya doon. Pero wala, ang mga magulang gagawa ng paraan, tatakpan na lang yung kuryente. Okay naman yun, safety yun eh. Pero kung nagtangka na ang anak mo na gawin yun, gasino nang tanggalin niya yung takip ng kuryente pag malaki-laki na siya at isaksak niya rin yung tinidor dahil yun ang gusto niya. Pero you need to follow the instruction of the book of Proverbs. So if I don't correct my son or my daughter, I am helping them to fail in life. Discipline is first and foremost a matter of instruction for the child, and then afterward, punishment for his or her wrongdoings. So in other words, the purpose of discipline is both, take note, both instructional and punishment of the wrongdoing. So ang purpose ng pagpalo, ang purpose ng disiplina ay pagtutuwid and at the same time, parusa. Mahalaga yon. Mahalagang maintindihan ng bata na kapag ginawa ko to, paparusahan ako ng tatay ko. Pag ginawa ko to, ikukorek ako ng tatay ko. At habang tumatanda siya, ang thought na ito, ang learning na ito, ay hindi mawawala sa kanyang isipan. At ang sabi, igagalang tayo ng ating mga anak dito sa lupa, pagdating ng araw, igagalang din nila ang Ama sa Langit dahil ganoon din ang pamamaraan ng ating Ama sa Langit sa paglalapat ng disiplina sa bawat isa sa atin. Discipline is first and foremost a matter of instruction for the child and then afterward, punishment for his or her wrongdoing. The ultimate goal is to teach our children the right path of the Lord. So how a child is disciplined and punished has a lot to do with a particular child's age and maturity level. Baka naman ho, 30 anyos na pinapalo nyo pa. E kalauna niyan, kayo na ho papaluin yan. So ano pong ibig ko sabihin? May hangganan po yan. May panahon po mga kapatid ng paglalapat ng disiplina. Pero kung ginagawa mo ito, bunga ng galit, bunga ng sama ng loob lang, at bunga ng ikaw ay nagtitrip lang, eh ikaw ang dapat iparihab at ikaw ay dapat ipakulong. At tumawag na ang 911 para ikaw ay maipakulong bilang magulang dahil mali yun. So ang paglalapat ng disiplina ay para sa instruction and yes, it is also for punishment of wrongdoing. Tandaan po ninyo, the ultimate goal is to teach our children the right path of the Lord. So what is the most effective way to administer discipline for the child? May kanya-kanya po tayong paraan ng disiplina eh. Ngayon po, hindi na po pwede yung pinapaluhod sa munggo o pinapatayo sa corner or kung ano-ano pa. No? Hindi ko po alam kung ano-ano yung mga disiplinang ginagamit ninyo. I don't know about you. But I get real tired of people that say to me, you shouldn't give your kids a spanking. Why? Kasi po itong mga magulang na to, ang most of the time ay nagpapalaki ng brattiest children in the world. No? Sorry. Pero hindi si Pastor Ruel ang may sabi nito. The Bible is very clear about this. Proverbs 13:24. Do not withhold discipline from a child. If you punish him with the rod, matindi nga to, rod eh. Hindi ko po alam kung ano yung rod na yan eh. Kayo na po bahalang mag-define yan. Pero pag sinabing rod, eh matigas yan. Ano po? If you punish the child with rod, he will not die. Kasi ang layunin naman ng pamalo, hindi para patayin. Ano po sabi? Punish him with the rod and save his soul from death. At susunod pong talata, ito pong kasunod na sabi. No, the Bible is very clear about this. Proverbs 13:24, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline.
Susunod po, Proverbs 23:13-14. Do not withhold discipline from child. If you punish him with the rod, he will not die. Punish him with the rod and save his soul from death. Proverbs 29:15. The rod of correction imparts wisdom, but a child left to himself disgraces his mother. Tingnan po ninyo mga talatang yan. Let us notice that the purpose of discipline, the purpose of discipline and punishment is to save the soul of the child. The attitude behind discipline is love. And discipline that is not done with an attitude of love is abuse. So kung ginagawa po natin ang discipline ng hindi dahil sa pag-ibig, eh dapat tumawag nga ng 911. Pero kung ginagawa po natin to because of love, hindi po ito abuse. Ito po ay correction and discipline. So the plain truth is that without the unpleasant discipline parents must administer the child is likely to follow the path of folly to his own destruction. Marami na po tayong nakita na mga tahanan, pamilya na dumating doon sa punto na nawala ng respeto ang mga anak sa kanilang mga magulang, anak na pinatay ang kanyang tatay, anak na pinatay ang kanyang nanay, dahil po sa maling paraan din ng pagdidisiplina ng mga magulang. Gumante ang mga bata dahil hindi naman naramdaman ang mga bata na ang parusang ibinibigay ay bunga ng pag-ibig, kung hindi ang parusang binibigay ay bunga ng galit, bunga ng paghiganti. Minsan po, ewan ko kung particular po kayo sa katagang hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Ano pong ibig kong sabihin? Minsan ang problema ng mag-asawa, nabubunton sa mga bata. Yung galit ng nanay sa tatay, ang gante ay sa kanyang mga anak. Ang selos ng tatay sa kanyang nanay, ang gante at parusa ay sa kanyang mga anak. Very common po ito. At ito po ang tinatawag na abuse. So mga kapatid, discipline that is not done with an attitude of love is abuse. The plain truth is that without the unpleasant discipline parents must administer the child is likely to follow the path of folly and his own destruction. Tandaan po ninyo, Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Hindi ko po naisama to, importanteng verse. Hindi ko po nailagay sa PowerPoint. Pero tandaan nyo na lang po ito. Po, Proverbs 22:15. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Proverbs 19:18. Sabi po, discipline your son for in there is hope. Do not be a willing party to his death. Kapag pinabayaan daw natin ang ating mga anak na gawin ang kanilang maibigan, tayo po ay magiging kabahagi sa kanyang kamatayan. This discipline can take a variety of forms. And when the children are younger, spanking is many times the best way. But as a child grow older, there should be other ways to get the message across. At marahil, pag lumalaki na nga at nagmamature, doon papasok ang ibang uri naman ng pagdidisiplina. Amen? So, hindi ko naman po sinasabing laging gulpi, laging palo. Dahil meron pong paraan at ibang mga paraan ng pagdidisiplina. Pangapat, our kids needs encouragement. This is very important. Again, hindi po pera, hindi po material na bagay lang ang pangunahing pangangailangan ng ating mga anak. Napakabuting mga magulang na nagpo-provide ng material na bagay sa kanyang mga anak. Napakabuti ng mga magulang na binibigyan ang kanilang mga anak ng higit doon sa kanilang mga inaasahan. Pero at the end of the day, hindi lang po iyon ang importanteng tatanggapin nila sa bawat sa atin bilang mga magulang. It is very important for us to give them encouragement. Sabi po, a recent study indicated that self-esteem plummets from elementary school
on through high school, declining every year as kids progress through junior high and high school. Alam niyo po, ang mundong ito ay napakalupit. The older our kids get, the worse they feel about themselves. We are living in a society, take note of that, we are living in a society that is constantly tearing everything down. We are living in a negative world where everything is you can't do it. You're not good enough. Ito ang mga bagay na naririnig ng ating mga anak. Very hostile ang mundo. So ano po nangyayari? We lower our values and our moral standard. No wonder our kids feel bad about themselves. Minsan po, ang nakakalungkot, hindi po sa labas ng bahay nila naririnig ang mga bagay na yan. Minsan sa loob mismo ng bahay nila naririnig ang negativism na yan. You can't do it. You're not good enough. You're good for nothing. So ano po nangyayari? So we need to often quote from Ephesians chapter 6 where children are commanded to obey their parents. Balikan po natin saglit. Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. These are words for the father. Do not exasperate your children. The word exasperate meaning wag nyo silang i-discourage, wag nyo silang pagurin, wag nyo silang hayaang manghina ang kanilang kalooban. So these are the challenge. Tandaan po ninyo, there is power in the negative words. Lagi natin sinasabi, there is power in positive words. Eh, hindi nyo po ba naisip na there is also power in the negative words? They noted that it takes 3 positive comments to undo the impact of 1 negative comment. Kailangan daw po ng 3 positive comments para matagpan, para malagpasan, matabunan ang epekto ng isang negative comment. So in addition, it was also documented that if the first words spoken are negative and the entire tone of the words are negative, mas malaki ang chances na ito'y ma-retain at manatili sa puso ng ating mga anak. Kumusta ang conversation ng ating tahanan? Kumusta ang conversation ng ating buhay? What are the implications of this study for us parents? Kids need 3 times as many positive comments as negative ones. We need to continuously remind ourselves that our children needs encouragement. Minsan po, hindi sila nagsasabi sa atin dahil ang iniisip nila, pag nagsabi sila sa atin ng problema, makakadagdag pa tayo ng problema kesa ng solusyon. Makakadagdag pa tayo ng kabigatan sa halip na encouragement. Kaya they kept it for themselves. Importante. Tandaan po ninyo, wise parents water, wise parents cultivate, wise parents encourage their children all along the process of growing up. It is also like gardening. Hindi huubra na kapag naitanim mo na ang halaman, ay iaasa mo na lamang po sa patak ng ulan at sa bahala na ang paglaki at pagunlad ng halamang ito. And so it is with our children. Some of the most successful adults were judged to be failures as children by other adults who didn't understand this important principle. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya bigay-bigay din po ng panahon sa ating mga anak sa mga importanteng pangangailangan na ito. Minsan po, ang pinaka-importanteng bagay na pwede nating ibigay sa ating mga anak ay hindi bagay. The most important gift that we can give our children are what we discussed today. Unconditional love, they need it.
Let us give them unconditional love. Let us give them direction. Let us provide discipline. And let us give them encouragement. This is important. There is no greater task in this life than being a parent. God understands the challenge, the heartache, the struggle. Alam to ng Diyos na mahirap maging magulang dahil siya'y magulang din. At siya'y merong isang bugtong na anak at ibinigay pa niya ang bugtong na anak na ito sa atin. Gaano kasakit yun para sa isang magulang. So alam po ng Diyos kung anong struggle. So I would like to give final advice to parents. The first is to focus on two key principles. Depend upon the Lord with all your heart and mind and soul to be the best parents you can be. Minsan po wala tayong magagawa. Katulad po ng kwento ng alibughang anak, wala naman pong binanggit na kasalanan yung tatay para yung anak na bunso ay magkaganon. Po. Ang nangyari po, kinuha ng bunso ang lahat ng kanyang ari-arian, ng ibang bayan, inubos ang lahat ng kanyang ari-arian at nung siya'y naghirap na, umuwi po siya sa kanyang bahay at naalala niya ang kanyang tatay. Ngayon, kumusta po kung kayo po ang magulang? Kumusta po kung kayo ang tatay? Siguro po, bago natin tanggapin, bago natin bigyan ng panyapak, bago natin bigyan ng robe, bago natin yakapin at halikan, katakot-takot na sumbatan, o baka hindi na natin muling pabalikin. Pero dito po, inilalarawan ang pagiging mabuting ama ng Diyos at ang challenge para tayo maging ganong klase ng magulang. Mahirap po ito, but let us depend upon the Lord with all of our heart and mind and soul to be the best parent you can be. Secondly, I encourage you to enjoy the journey of parenting. When it begins, it seems as if it is a road which has no end. In reality, it winds down much sooner than we imagine. Ang pagiging magulang, mga kapatid, ay minsan lang po dadaan sa ating mga buhay. Napakabilis lumaki ng mga bata. Marami po tayong mamimiss ng mga sandali na pagdating ng araw ay pwede nating pagsisihan. Dahil pwede ho yung lumipas na dumaan lang sa atin nang hindi natin na-enjoy at napaglingkuran dahil mas inuna natin ang ibang bagay kesa sa importansya ng ating mga anak. So I encourage you to enjoy the journey of parenting. It is a road to which we can never return. It is a one-time, one-way journey nang wala na pong balikan. Kaya kapatid, kung naandon ka ngayon sa journey ng pagsisimula bilang magulang, enjoy it. Enjoy the journey. At darating yung panahon as you travel along that road with your child, with your children, you will see that God is with you along the way. Importante lang po, magtiwala tayo. Let us focus on this two key principle. First, depend on God with all your heart, mind, and soul to be the best parents you can be. And second, I encourage you to just enjoy the journey. Darating din po yung panahon po, yung pinapangarap mong mag-alaga ka ng apo at mag-enjoy ka sa yung apo pagdating ng araw, darating ka rin doon kung magiging mabuting magulang ka. Pero ito po ang tandaan mo, kung ikaw ay masamang magulang sa iyong mga anak, huwag mong pangarapin na mahihipo mo ang iyong apo pagdating ng araw. At baka hindi ka na sikatan ng araw para magkaroon ng apo. Amen? So I hope na challenge po tayo bilang mga magulang. Yun po yung hamon, ibigay natin kung ano ang pangangailangan ng ating mga anak. Pagpalain po tayo ng Panginoon at purihin ng Diyos sa mensahe ng kanyang mga salita.
strong and nothing broken within a moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together and watched it shatter. I've stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Chased my heart adrift and drifted home again. Plundered blessing till I've been desperate to find redemption. But every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost. I was yours before I was not. Your grace to spare for all my mistakes, and that purchase wrecks me. Oh, I know I don't deserve this kind of love, but somehow this kind of love is who you are. Grace I could never add up to be somebody you'd still want, but somehow you love me as you find me. Who am I to think your glory needs my praises? But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are gracious and you are faithful, and I'm just grateful to think you don't need a single thing, but still you want my. Found before I was lost, I was yours before I was not. Your grace to spare for all my mistakes, and that purchase wrecks me. Don't deserve this kind of love, but somehow this kind of love is who you are. It's a grace I could never add up to be somebody you'd still want, but somehow you love me as you find. Than anything.
body you'd still want. But somehow you love me as you find me. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Inaanyayahan ko po ang bawat sa atin na tayo po itumayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, salamat sa mensahe, salamat sa paalala, salamat po sa mga ibinibigay mo sa aming aral sa buhay. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit karangalan. Hayaan mo po na tumimo ito sa aming mga puso at maipamuhay po namin ang ayon sa iyong kalooban. Sa pagtataas ng kamay ng maliit mong lingkod, hayaan mo po na ang mga kamay na ito'y daluyan ng iyong masaganang basbas at bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama ang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang aliw, tanglaw, pagsama ng Banal na Espiritu Santo, ang maranasan ng bawat isa sa atin ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Magandang araw po muli, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito. Dalangin ko po na sa buong linggo, ng pagpasok ng bagong linggo, ay sumain nyo ang pag-ibig at pagkalinga ng Panginoon. Yung mga magbabalik na po ng trabaho, purihin po ang Diyos. Patuloy po nating pasalamatan ang kanyang kabutihan dahil meron tayong mga hanap buhay. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pagpaparoot parito, mga kapatid. Miss na miss ko na po kayo. 4 na buwan na pong mahigit na tayo ay hindi nagkakasama-sama. Pero again, may I remind you na ang ating pong mga small group as per council's approval ay mananatili pa ho sa online at iwasan pa ho natin ang magsama-sama at baka po ang simbahan pa natin na maging cause ng panibagong outbreak. Kaya po pinapakiusap, malapit na pong ma-flatten ang curve na ito. At alam po natin na sa ngayon, maybe ilan na lamang po ang bilang ng mga infected at dalangin natin na sana ngayong weekend wala na hong madagdag, ano po, at patuloy na po na mawala ang COVID na ito dito sa Manitoba. At salamat sa Panginoon sa inyo pong pagiging masunurin at ang mga Manitobans ay sumusunod ay nabawasan na po dito po ang infected. Kaya konting tiis na lang, mga kapatid. Paalala ko lang po na ang atin pong mga kaloob para sa gawain ng Panginoon ay atin pong patuloy na ipunin at sabay-sabay po nating i-celebrate, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pag-iingat sa bawat sa atin sa COVID pandemic na ito. And that is worth celebrating, hindi po ba? So again, gusto ko lang po na sabihin sa inyo mula sa aking pamilya, kay Dang, kay Yenyen, kay Ruben at kay Ru, na-miss na po namin kayo. At lagi po namin kasama kayo sa mga panalangin. At dalangin namin ng inyong mga ginagawa sa buhay, ang ating pong mga gawain ay patuloy na makapagbigay kaluguran sa Panginoon. So purihin po ang Diyos, ang ating Diyos na buhay. Magandang araw po and may you enjoy the rest of the day. God bless.